yan, pwede na ulit tumaas yun. Merong namatay na lalaki, tatlong iba pa nawawala sa gitna ng pananasa ng bagyong Ulysses sa Camarines Norte. Ang ilog ng San Mateo, meron pong rescue operation na nangyayari dyan. Nag-deploy na po ng mga rubber boat, ang municipal government, ang mga rescuer dyan sa San Mateo, Rizal. At unti-unti po sinisikap na maialis, mailigtas sa mga taong nakatira dyan sa gilid ng ilog na yan. Hello guys, so welcome sa vlog ko. And kanina pa akong alauna gising kasi itong bahay namin binabahang. And yung kinakatakot ko na dagyan na ito, sobrang lakas niya. Yung hangin niya is ano, talaga humahampas sa mga bahay. Tapos meron mga yero-yero ng mga bubong na nagsisiya na talaga, liparan. Kaya di talaga ako natulog. So kanina ang matalambag view, alas 4, malapit sa Manila, sa Bulacan. Kaya ganun kalakas yung ulan. Base doon sa balita na naririnig ko, yung San Mateo, lubong na din talaga. Marami ng mga na-rescue at yun, marami yung mga ano, lugar na nagsisibagsakin yung mga puno tsaka poste. Marami na rin lugar yung mga ano, lubog talaga. Pagkakabalita ko rin kasi nag-release na rin ng mga ano, tubig sa mga dam. Na which is yung nangyari noong Unduay. Sabay-sabay na-release ng dam. Kaya umabot ng lagpas ng Kantawa yung baha dito. Sana ano, maging safe ng lahat. At magtulungan tayo kung ano pwede natin itulong talaga sa iba. Isa pa sa mahirap ngayon is panahon ng COVID, hindi ganun kadali yung paglikas dahil nga limitado lang ang pwede mong ilagay doon sa evacuation area. Ayan, and merong bubusina. Time by time meron talagang dumadaan dito kasi naka-prepare na yung barangay namin. Yung mga response team dyan, yung mga rescuer. Kasi itong lugar namin, kilala talaga ito na bahain. Medyo umuulan pa pero hindi na ganun kalakas katulad ng pag-ulan nung ano, kanina madaling araw. Yun lang guys, nagbigay lang ng update sa inyo. Hindi alam kung ano pa mga susunod na mangyayari. Keep safe guys. Ang mata po ng bagyo ay nandyan na sa may inyo. Ah, dyan sa inyong lugar, mag-ingat po tayo dyan. Anytime, pwede na ulit tumaas yun. So, prepare kami. Hindi pa pa. Nag-chat kayo tita na net? Alam natin na yun. Si Kuya RJ, paano idadalhin doon? I-wheelchair na lang? I-wheelchair. Oy, sumusun mama. Dito lang tayo. Ha? Gulas na. Basa eh. Susuot mo eh. Oh, nakalaki isa. Ano yun? Oh, baka mo. Kuya, basaan si kuya. Magpayong ka kuya, Jane. Ang dami. Hindi nga nagbubukas. Ayan, magpayong ka. Magpayong ka mag-isa mo. Harap mo lang, harap mo lang. Yung paa mo lang, paa mo lang. Ito si Kuya Archie. Yan po! Sige lang! Napayo ko naman. Baka mo na yung mga Archie.
Sige, 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 alin mo na sarili mo. Daldas. So guys, ako'y magbabalik and 24 oras na nakalipas, magupit yung bagyo. Hindi pa namin masyado nagbababa itong mga gamit, dito pa yung mga ibang gamit namin na sa taas pa rin. Pero nakapaglinis namin sa baba. Ginawa lang namin, hindi pa namin binababa yung mga gamit kasi iniisip namin baka anytime pwede pang umulan ng malakas and bumaha ulit. Ayun din yung dahilan kung bakit yung bahay namin walang masyadong gamit sa baba. Kasi prepared na kami sa baha. Handa kami lagi kasi itong lugar namin bahayin talaga. Kahit wala kami sa Marikina, nasa Quezon City kami. Itong part namin mababa. Nung Undoy, malakas yung mga litrata pero 10 years ago nung Undoy. Talagang grabe rin yung baha nun. Since stranded din kami dito sa second floor and hindi ko rin ma-imagine yung scenario nun kung gaano talaga kahirap. Na-rescue kami, nag rubber boat ng AFP, binutas yung bintana, kinuha kami. Ayun, ayaw namin maranasan ulit yun. Talagang nag-evacuate na kami. Nung malaman-laman namin sa balita na grabe na nangyari sa San Mateo and Marikina, hindi na kami nag dalawang isip na umalis dito. Kasi naranasan na namin yung hirap eh. Alam na namin yung hirap na mas stranded ka sa baha. Hindi mo maiisip kung gaano kahirap mas stranded talaga kung ano-anong mga iisipin mo. Ah, mabilis naman kami nakaalis and safe naman sila mama. Sila kuya, yung kuya ko kasi is PWD. Disabled siya, so nilagay na namin agad siya sa safety na lugar kasama yung pamangkin ko yung mga bata. And bumalik agad kami dito, syempre na iyon yung mga lalaki, kami ni Papa. And after nun, humupa rin naman yung baha by 1 p.m. Nagsimula kami maglinis. Then, may GC kasi kami, buong angkan namin, noble family. Merong dalawang pamilya doon sa GC namin na hindi nag-re-respond sa amin. And eto pa, taga Marikina at San Mateo sila. Yun yung lugar na talagang binaha o nilubog ng bagyo. So din ako nagdalawang isip. Nagpaalam ako kanila mama, papa para puntahan sila at tita doon kasi as in wala talaga eh. Sobrang tagal na mula madaling araw hanggang gabi alas 6, walang nakuhang update sa kanila. So guys, update as of now. Okay na kami. And ngayon, papunta naman ako Marikina. Kung saan sobrang nasalanta kasi may mga kamag-anak kami doon na hanggang ngayon hindi pa rin nag-reply. So kaya pupunta doon para i-check sila kasi ako nag-aalan na rin ako. So mag-bike lang ang papunta doon. Karamihan kasi ng mga tao doon, kalalatita, is puro babae sila and matatanda. So dala akong power bank, dala ko ng mga ibang gamit ko. Yun lang. Sabihin ko kayo, nasa Marikina na ako. And may quit sila. Diyan, pagpunta ko doon, nakita ko kung gano'ng kahirap, gano'ng kaputik. Okay, ito na yung ano, putik na masyado. Pagpunta ko doon, humupa naman na yung baha. Pero, hindi pa ganun kababa yung ilog kasi mataas pa at delikado pa bumaba. So yan guys, kung makikita nyo, kanina, apaw na apaw yan. And sobrang taas. So di ba namin kita yung mga bahay dyan. Pero ngayon bababa na. Kasi nang oras na rin, alas 7 na rin eh. At may mga nire-rescue pa that time. Makikita nyo naman na ito, marami pa rin tao, rescuer. At makikita nyo naman yung rescue effort ng gobyerno natin na
lahat talaga gumagalaw as in napakadaming rubber boat na nakantabay para sa mga nasalanta. Ayan, hanggang gabi, tuloy-tuloy yung rescue operation, yung mga nararescue pa rin. At yun, sobrang bless ako na makita yung ganun, na nagtutulungan yung mga tao. Ayun, nung pagdating ko doon sa Marikina, akala ko talaga nag-evacuate sila tita kasi hindi sila nag-reply. So yun pala, pagdating ko doon, kaya pala di sila nakapag-response kasi walang kuryente. At hindi sila makapag-connect sa amin kasi walang signal din doon. Kayo po yung sinet ko kasi di kayo nag-chat, nag-aalala ako. Wala kami kuryente. Di po kayo inabot? Dito, pumasok na rin dito. Kayo nga rin tinaalala ko eh. Okay naman po kami, nakapaglikas naman po kami. Agad saan? Saan kayo lumikas? Kadala tita na net po. Abuti. Lakas ng ano eh. Ng... Oo nga po eh. Nag-text ako sa inyo kagabi pero hindi na nag-send. Mm. Oo, mabuti naman napunta ka kasi nag-aalala din ako sa inyo eh. Oo, buti na lang. Binaha sila sa labas, oo. Pero sa loob din binaha, pero hindi naman ganun kataas. Kasi kilala yung lugar na yun na bahain talaga eh. Kaya yun agad inisip ko na delikado. Punta ko naman doon, okay naman sila. Tuwan-tuwa na si tita kasi kung ano pa yung pag-aalala namin, ayun yung pala yung pag-aalala nila. Kasi sila tita, sila yung tinatakbuhan namin dati, ito yung bumabaha dito. Nung hindi pa sila taga Marikina, taga dito pa lang sila. Hindi pa sila lumilipat. Sila yung nagiging takbuhan namin o nagiging evacuation site namin tuwing bumabaha dito. Kaya naintindihan ko kung bakit alalang-alala rin si tita kasi yun din yung naisip niya. Kung lubog doon, lubog din dito. Buti hindi kami ganun kataas ang baha na katulad ng Undoy na yun nga sinasabi nila, mas malala pa sa Undoy. Abot hanggang leeg na yung baha nun, bigla. Kaya din na kami nakalabas that time. Okay na rin naging handa. Nakapag-evacuate kami at wala nangyaring masama sa pamilya namin. Dapat pupunta pa ako ng San Mateo para i-check pa yung isa namin kamag-anak dun. Nag-decide ako na umuwi na lang kasi delikado rin talaga. Kasi walang ilaw, gabi na ako pumunta. Kasi wala talagang ilaw. Buong Marikina papunta San Mateo, wala talagang ilaw. So nag-alangan din na rin talaga akong kumontinyo. Lalo't na marami pa rin rescue operation na nangyayari, ayoko rin naman makagulo. Pero nandun pa rin yung pag-aalala ko. Gusto kong pumunta dun pero inisip ko rin kasi yung safety ko. Pag uwi ko, dumaan ulit ako na Marikina Bayan, pati Riverbanks. Nakita ako ulit kung gaano ka-hassle yung rescue operation. Meron kang makikita ng mga tao na mag-anak, inintay nila na maibaba yung kakilala nila doon sa rubber boat. As in, tinitingnan nila kung sila ba yun, na-rescue na ba. Kitang-kita mo talaga sa bawat tao yung pag-aalala eh. Kaya guys, minsan, pag may dumadating na unos o bagyo, huwag natin ipagsawalang bahala, di porket dumating sa atin na parang wala lang, eh okay lang tayo. Maging thankful pa tayo na hindi bumagsak sa atin yung bagyo, di ba? Pagdasal na lang natin and maging thankful talaga tayo. Nagdasal ko na sana maging okay lang din yung mga taong nasalanta ng bagyo, makabangon tayo, Marikina, San Mateo, makabangon tayo na mabilis. Sana tumulong pa yung iba, kung sino yung mga sobra dyan, ibigay natin sa mga nangangailangan talaga. Sana makatulong tayo sa pamamagitan ng simpleng pamimigay o pera man yan, suporta, damit, tubig, pagkain, tirahan, lahat yan sobrang kailangan nila ngayon. Yun lang, sana matuto kayo na mag-ingat, maging handa sa mga sakuna, maging alerto palagi. Yun lang, ang tagal ko din nakapag-upload pero kukunin ko na rin yung opportunity na to para magbigay ng heads up sa mga tao kung ano pinagdadaan ng Pilipinas ngayon. Babangon tayo. Yun lang. See you guys.